Ngayong International Women's Day, may mga aktibidad sa Quezon City para ipagdiwang ang lakas, tapang at husay ng mga babae. At may unang balita live, si Darlene Chai. Darlene, good morning at happy International Women's Day. Good morning, Mariz. Happy International Women's Day sa iyo at sa lahat ng mga babaeng nanonood sa atin ngayong umaga. Nagsimula na yung programa dito sa Visayas Avenue sa Quezon City na isinasagawa nga bilang pagdiriwang ng Women's Month. Kaya sarado muna ang isang bahagi nitong kalsada. Pansamantalang isinarang isang bahagi ng Visayas Avenue sa Quezon City mula Congressional Avenue hanggang Tandang Sora. Sarado yan mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Isasagawa kasi rito ang isang flash mob and parade na bahagi ng pagdiriwang para sa Women's Month. Madaling araw pa lang kanina, isinara na ang bahagi ng Visayas Avenue. May traffic enforcers na rin na nagbabantay. Sinimula na rin ang mga paghahanda para sa gaganaping programa. Maaga rin dumating ang mga kababaihan na lalahok sa programa, gaya ng grupong ito na galing sa Sauyo. Napakasaya, nandito nga kami, kahit hindi ba namin asawa namin. Meron kaming ininsayo na isang sayaw lang, na ininsayo ng mga scene instructor. Lahat namin sasayawin ng sabay-sabay yon. Ipinakita rin nila sa amin ang kanilang sayaw na puspusan daw nilang inensayo. Excited na rin ang grupo ni Marites. Nag-practice kami ng mga ilang araw. Tapos, inanun nila yung mga, paano yung isusuot namin, yung mga may, yung officer, kailangan ganitong kulay, yung mga member. Magkakaroon daw muna ng parada bago ang programa kung saan sabay-sabay magzuzumba ang mga kababaihan galing sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Hiling ng ilang babae ngayong Women's Month. Sana po magkaroon kami ng lakas ng mga babae na hindi mga kababaihan, hindi lang kalalakihan. Saka maging masaya kami lahat sa pagdating ng Zumba. Dreams namin syempre, igalang kami nang naayon sa ano natin, batas natin, tapos mga karapatan din ng mga babae. Mga kapuso, katulad po ng nakikita nyo, tuloy-tuloy lang yung programa dito sa Visayas Avenue. Tampok ang kulay violet doon sa mga dumalo ngayong umaga. Maya-maya lang, sabay-sabay pong magsasayaw yung kababaihan na kasama dito sa programa. At katulad nga po ng binanggit ko kanina, sarado yung isang bahagi nitong Visayas Avenue. Pero hindi naman ito nagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko dahil may traffic enforcers na nagbabantay dito, nagmamando ng daloy ng trapiko. At ang ginawa na lang, binuksan na lang yung isang lane nung kabilang southbound lane nitong Visayas Avenue. Yan ang unang balita dito sa Quezon City. Ako po si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.